Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome back to my channel. Gagawa ako ngayon ng update, guys, sa Ang Endless Love. So, yun na nga, guys, si Johnny, nalasing noong gabi na dinner date sila ni Jenny, pero hindi yun natuloy at pumunta sila doon kay Johnny at doon na si Jenny natulog. At ito na nga, guys, nagpapasalamat si Johnny na inalagaan siya noong gabing nalasing siya. At pumunta siya doon sa work ni Jenny at sinabi niya na dinner daw sila doon sa bahay nila kasi hindi yun natuloy after next day. And then, pag-uwi niya sa bahay nila ni Johnny ay naabutan niya doon si Yumi. At nakita ni Yumi yung picture ni Jenny na pininta niya. At ni Johnny na ayaw kong alam ka sa mga gamit ko. At yun na nga, guys, sabi ni Yumi na ibang-iba ka na ngayon. At yun na sinabi ni Johnny na maghiwalay na tayo at free ka na ngayon. Pero si Yumi ayaw niya kasi mahal na mahal niya si Johnny, so ayaw niya makipaghiwalay. At doon na sa resort, guys, si Raul at saka si Sir Andrew ay nag-usap sila na ayusin daw yung room ni Mylene kasi doon na din siya makitira. At wala yung problema, sabi ni Raul. At ito namang si Sir Andrew, sabi niya na bakit hindi natin i-open daw ang mga empleyado dito at dito na rin sila titira kasi wala namang nag-stay doon sa mga room daw para magamit o diba at makapagpahinga na sila. At nice ko noon na opinion. At sinabi ni Raul na talagang inspired daw si Sir Andrew sa kay Jenny ngayon. At sabi niya na sa future lang naman namin niya ni Jenny. Dala na siya ng gamit niya at sabi ni Ma'am Christy na doon na siya mag-stay at hindi ka na ma-late. At nagpapasalamat ito si Mylene. At dumating si Shirley, guys, sabi niya na, "Ba't nagdala ka ng gamit, Mylene? Dito na siya titira. At bakit hindi mo ako sinabihan? Hindi ko alam." At sinabi lang naman ni Sir Raul sa akin at para daw nag-bypass daw si Ma'am Christine sa kanya. At alam mo namang hindi daw pwede doon titira, sabi ni Shirley. So, galit itong si Shirley, guys, at sabi naman ni Jenny na kasalanan daw niya kasi diniretso daw niya kay Sir Andrew. At saka si Johnny, guys, nag-usap at sabi niya na, sabihin mo na ba kay Jenny na may gusto ka? At hindi ko alam, bro, bakit hindi ka ba sure? Alam ko naman, Johnny, na may gusto ka at nababasa ko yan sa mga mata mo. Hindi lang daw pantay, sabi ni Johnny, pag sila daw at may ibang iniisip siya na babae. Kipag-usap itong si Shirley, guys, kay Sir Andrew na sabi niya na bakit ba hindi mo man lang sinabi na dito na si Mylene nakatira. Hinaya mo akong manager para may option daw. Malaking issue, Shirley, kung tinutulungan ko si Jenny at saka si Mylene, walang problema yun. Kung kaibigan mo ako ay sana maintindihan mo rin. Itong dalawang mag-best friend, guys, nag-usap sila at sinabi niya na ipamit daw niya si Guapo.
At ayon guys, dumating si Ma'am Christy at kinausap niya si Jenny. Salamat din si Ma'am Christy guys na pinagtanggol daw siya ni Shirley at nagsusorry na din siya sa nangyari dati at alam kong mabait ka naman pala Jenny. At yun na guys, nag-hug si Jenny sa kay Ma'am Christy at ito na din si Mylen, sabi niya, ako din sali. Christy, oh, kasali ka, may ship ka pa doon at lilinisan. Umalis na sila. Kaya ni Jenny guys, so yun guys, dumating si Johnny at sinundo niya si Jenny. So, pumunta na sila doon sa bahay ni Johnny guys, at pagdating nila, sabi ni Johnny na nakalimutan ko ang soft drink, so ako na lang ang bibili. At habang naghahanda doon si Jenny, may nag-doorbell sa labas guys. At mama pala ni Yumi. Tanong niya kung saan si Johnny at sinabi niya na sino ka. At sinagot ni Jenny na si Jenny po. Nabanggit pala ni Yumi sa akin about you. At ikaw pala ang mami ni Yumi. Magandang hapon po. Kala ko ba na umalis ka na dito? Oo po. Pero dumalaw lang ako kay Johnny. Diba close ka ni Johnny? Ang dahilan, bakit nakipagkalas ang anak ko sa kay Johnny? Ho, naghiwalay na sila? Hindi ko po alam, kinang mami ni Yumi, na baka ikaw ang dahilan kaya naghiwalay sila. At dumating si Johnny, sinabi niya na, tita, ikaw pala yun. Sabi ng mami ni Yumi na start daw na naghiwalay sila ay nasa ospital daw si Yumi at hindi na siya kumakain. Ano ba daw ang nangyari sa iyo? Malapit na kayong ikasal. Kailan pa kayo naghiwalay? At sinabi naman ni Johnny na sorry po tita, pero pakita ako doon ay hindi siya madaling makamove on. Pero Johnny, hindi ikaw ang nakilala kong Johnny. Ano ka ba? Bakit ginaganito mo si Yumi? Ano? May ibang babae ka na ba? Si Jenny guys, kinausap niya yung tasa niya at sa kay Johnny at sinasabi niya na bato-bato pick daw at kung sino matalo, matalo si Johnny ay sasabihin niya ang sekreto niya. At natalo na naman daw siya. Tinatanong ni Jenny kung pag-usapan ba daw niya ang problema niya, pero sabi ni Johnny na wag na at kumakain na lang sila. Punta si Andrew sa school ni Johnny guys at sabi niya na, pare, naghiwalay pala kayo ni Yumi. Sinong nagsabi sa iyo? Tumawag siya sa akin. At yun guys, nag-usap sila na sayang naman yung relasyon niyo at malapit na kayong ikakasal at ganun-ganun na lang daw ang mangyari. At mahirap naman ipaliwanag. Ayaw kong makasal sa maling tao, sabi ni Johnny. Kung may maling tao, ano ka ba? Alam mo, hindi ko alam talaga kung sino ang destiny ko. Hey guys, at si Sir Andrew, at biglang dumating itong si Shirley na sinabi niya na marami daw stock na dumating at ayusin niya doon, so umalis na siya. Ang pinag-usapan nila at sabi niya na naghiwala na si Johnny at saka si Yumi. Ano? Naghiwalay na sila? Ba't hindi ko alam, di ba? Kapatid naman ako. Wala naman ako mapapala sa'yo ng sagot mo, sabi ni Sir Andrew at umalis na. Punta si Johnny, kinukulit ni Jenny na sino ba yung secret mo na sinasabi mo? At sagot naman ni Johnny na sasabihin ko sa'yo kung ready ko na siyang sasabihin sa kanya. At hanggang dito na lang tayo guys at abangan natin ang susunod na episode bukas. At sa hindi pa naka-subscribe, don't forget to click the notification bell para maka-update kayo sa mga next video ko. Bye for now.